Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Malakas na ulan, baha at traffic ang naranasan sa Metro Manila ngayon dahil sa habagat. Sa Maynila, umapos sa kalsada ang tubig galing sa Manila Bay. Ang masaklap ay may kasama ito mga basura. Yan ang tinutuhan ni Daniel Orobo. Malakas na ulan at hangin ang nararanasan sa Metro Manila dulot ng hanging habagat na mas pinalakas pa ng kakalabas lang na bagyong Carding, kung saan nadulot ito ng baha sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Ang mga residente nito, di alintana ang dalampanganib ng paglusong sa baha. Maswerte naman ang mga motoristang ito at ligtas pa nilang na idadaan sa baha ang kanilang mga sasakyan. Sa Ross Boulevard sa Maynila, tila nagalit naman ang dagat at ibinalik sa kalsada ang sandamakmak na basura dahil sa malakas na alon dulot ng malakas na hangin. Sinamantala naman ito ng ilang kabataan upang makapaligo sa malakas na ulan. Mabuti na lang ay unti-unti nang nililinis ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga basura mula sa Manila Bay. Isa na rito si Aling Georgina. Kailan kasi, number one, linisin natin yung mga babahaba sila para yung mga plastic, yung mga styrene. Natigil kami sa kalagitnaan ng aming interview nang bigla kami hampasin ng malakas na alon. Para naman bigyan tayo ng karagdagang balita, makakasama natin si Daniel Orobo. Daniel, kamusta dyan? Ah, Carlos, nandito tayo ngayon sa Ross Boulevard kung saan nararanasan natin ang pag-ulan at malakas na hangin dulot nga ng habagat. Dahil sa malakas na hangin ay nagdudulot ito ng malakas na alon, dahilan kung bakit napupunta rito ang mga basura sa ibabaw ng Manila Bay. Kamusta naman ang kalagayan dyan ngayon? Yung mga basura, may nag-asikaso na ba? Ngayon ay nandito itong Department of Public Works and Highways kung saan nililinis sila itong mga basura mula sa dagat ng Manila Bay. At yan, mula rito sa Ross Boulevard, Daniel Orobo, nag-uulat para sa ANR. Maraming salamat, Daniel Orobo. At manatiling nakatutok sa ANR. Audio Jungle.